So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pinabalik ko para sa friends and family ko. And then, ayun, nag-start kasi ako mamili ng pakonte-konte noong second month ko pa lang dito. Kasi kailangan ko noon ng distractions to the point na every time I'm off, andito lang ako sa loob ng bahay and then tumatawag lang ako sa bahay, kila papa, ganyan, nasabi ko, pa gusto ko na umuwi, ganyan, kasi wala nga akong distractions. Tapos sabi ni papa noon na punta ka sa mall, ganyan, punta ka sa park. Eh, ako kasi takot pa ako bumiyahin noon mag-isa, aside sa hindi naman talaga ako familiar sa mga places dito. Kapag magko-commute kasi ako, alam niyo naman kung ano yung legal dito, diba? Minsan may makikita kang mga taong gumagamit ng ganun. Tapos minsan maaamoy mo yan. And then, madalas may makikita kang mga homeless. Although yung iba harmless naman, but still nakakatakot pa rin. Kasi hindi mo nga alam kung ano yung takbo ng isip ng ibang homeless na may epekto na sa pag-iisip. So, yun. Naging distraction ko rin yung pag-shopping. Tapos na parang stress reliever ko siya. Kasi kapag bumibili ako ng item sa mall, lalo na pag para sa family ko or para sa kaibigan ko, nafe-feel ko yung satisfaction, ganon. Like, bago pa kasi ako pumunta dito, sinabi ko na talaga sa sarili ko na magkaroon lang ako ng konting money, I'm going to share it. So, yun yung ginagawa ko. And then, every time na bibili ako para sa ibang tao, walang pag-aalinlangan. Pero pag para sa sarili ko na, parang magdadalang isip pa ako, ganyan. Tapos, iisipin ko pa, ang mahal, ganyan. Tapos, may isang beses pa na may gusto kong bilhin. And then, medyo malaking amount yun. Tapos sabi ko, ay, i-divide ko na lang. At least, mas marami pa ako mapapagbigyan. Ah, ito yung example. Meron kasi kaming gift card from my company. Tapos, yung laman nun is $250. And then, may gusto akong bilhing bag na branded. And then, yung basta, may mga gusto akong bilhin para sa sarili ko. Pero yung ginawa ko, sa lahat ng amount ng $250 na yan, ang binili ko lang para sa sarili ko is $12. Though, masaya na ako dun kasi mas marami ako mabibigyan. Tapos, yun, as in hinati-hati ko siya, ganyan. And then, yun, ang lahat ng maleta ko ngayon ay 7 peraso. Dalawa is check-in baggages ko from the Philippines pa, and then yung isa carry-on. Yung apat, yung tatlo, pasalubong ko tong tatlong maleta na to. And then yung isa is binigay sa akin ni Tito and Tito Weng, Tito Alin, Tito Weng, nung pumunta ako sa Las Vegas. So, magpapadala ako ng balikbayan box. And then, yung pagpapadala ko ng balikbayan box is one of my bucket list na gusto ko rin magpadala kasi nung bata ako, nafe-feel ko yung excitement every time na may dumadating balikbayan box. Minsan nga, pumapasok pa ako dun sa karton, like, nagiging bahay-bahayan ko yun noon. Pero yun, sinabi ko nun sa sarili ko na kapag ako ay nag-abroad, gusto ko rin magpadala. Although, sabi nila na you don't need to because technically hindi naman talaga ako nag-work dito. So, wala pa akong malaking ipon dito. I mean, sakto lang for me, ganyan. Pero yun nga, na since mayroon ako kahit pa paano ganun, gusto ko siyang share. So, yun. Tapos, kapag namimili pa ako, ganito. Ganito ako pag mamili. Meron akong, kunyari, pinsan kila papa. Kapag binilhan ko si Elizabeth, ang kapatid ko, tsaka si Gapo, gusto ko rin bilhan si Kian, si Carl, tapos si Kuya Mark. Kasi, ganun kami pinalaki sa bahay. Like, as much as possible, kapag bibilhan mo yung isa, bilhan mo rin yung iba. Ganun. Though hindi naman nila ako inobliga, gusto ko lang din talaga. Okay? And then yun, may mga pinsan din ako sa mother side ko. Si
Ian, si Kath, si Joshua, si Jasmine, and then si Tantan. Sila yung pinsan ko sa mother side ko. Ako yung panganay, kumbaga, sa kanila. Tapos yun, binalhan ko rin sila. And then, mga titos-titas ko. Tapos yun, mga friends ko rin. Kahit papan, may mga nabili din ako para sa kanila. Kasi yun nga, one of my love language din kasi siguro is yung magbigay ng gift. Lalo na siguro kapag gumagawa pa ako ng arts and crafts ko dito. Like, ako kasi ganun ah, mas na-appreciate ko yung mga bagay na made with effort. Kasi yun yung mga priceless para sa akin. But still, since binilhan ko sila ng items, or kapag binilhan din ako ng items, mas papahalagahan ko yun. Lalo na kapag from ibang bansa yung tao. Kasi dito ko rin na-realize na grabing budgeting pala yung kailangan. Grabing budgeting pala yung kailangan kapag nandito ka sa abroad. Abroad? Wait. Kapag nandito ka sa ibang bansa. Kasi hindi biro yung mga bills. Tapos kapag hindi ka talaga pumasok sa work mo, paano ka makakasurvive niyan? Real talk lang. So, yun. Grabbing budgeting and then, yun. Ipapakita ko na sa inyo ha. 7 minutes na kagad tong video. Ano ba naman yan? Part 1, part 2 na naman. Pero, so, bago ko ipakita sa inyo yung mga pinamili ko, gusto ko lang din sanang i-share sa inyo yung na-realize ko and then yung natutunan ko dito na kahit isang piraso lang yan yung binigay sa iyo, and even if for you like maliit na bagay or gantong amount lang yan, ganyan, please, wag mong isipin na ganon. Like, just appreciate it. It's because it's not all about the money anymore. It's all about the thought. And then, yung fact na imbes ibili niya para sa sarili niya or ipangdagdag niya sa kung anong gusto niyang bilhin, mas inisip ka niya kasi nga gusto niya magbigay sa'yo. Ganon. So, sa lahat ng mga pinamili ko at mabibigyan ko, please do know that I'm not expecting anything in return. Walang ganon. Gusto ko lang din magbigay. Although, hindi ko man pa mabigyan lahat. Nandito na kayo sa isip ko, okay? It's just that hindi ko pa talaga kaya mabigyan lahat-lahat ng kakilala ko. Kasi nga, hindi naman ako technically working dito. So, as in, okay lang for me yung money. Hindi ganon kadami. Pero, yun, gusto ko lang din mamigay, lalo na syempre sa family ko. So, yun. See you on my next videos. Didilim na rin kasi eh. Pero, yun, ipapakita ko naman sa inyo. And sana ma-inspire din yung iba. Kasi dati, hindi ko rin naman inakala na kaya kong magbigay ng ganito karami, ganyan. Pero, lagi mong isipin na darating at darating din yung tamang araw for you na kaya mo nang mamili para sa family mo, ganyan, kaya mo nang magbigay sa friends mo. What more kapag mga strangers, like, umaabot ka na sa ganong point na gusto kong umabot ako sa ganong point, okay? Kasi gusto ko talaga mamigay. Gusto kong mag-share. Sa ngayon, limited pa ako. So, yun. Darating din naman tayo dun. Darating din tayo dun. yun. See you in my next video!